magandang umaga ba? Magandang gabi sa lahat. So, now ngayon, i-discuss natin ano yung kinds of physical evidence. So, for your information, itong physical evidence, di ba? Itong kinds of physical evidence are used to identify criminal, di ba? So, usually, if ever ikaw ang law enforcer or ang police, if ever may crime na nangyari, di ba? So, usually, if magre-respond din sila sa area or sa crime scene, wala talaga silang makikitang suspect, di ba? So, in order to identify the criminal, ginagamitan nila ito ng mga techniques, di ba? On identifying criminals or yung suspect. So, by use of physical evidence, you know, one of the identification of the criminal or suspect is itong physical evidence. Kasi itong physical evidence is nandyan na talaga sa area or sa crime scene. So, dito natin makikita na ito yung may iwan talaga sa crime scene itong mga physical evidence. So, there are different kinds of physical evidence. Ang unang kinds of physical evidence is itong corpus delicti. So, these are object or substance which constitute the essential parts or elements of a commission of crime. So, when we talk about elements, so, ito yung makikita natin sa mga crime, di ba? Ito yung kumbaga ma-qualify yung offense or yung acts as a crime na nandyan sa revised penal code or sa ibang mga batas, di ba? For example, sa homicide. So, kailangan ang elements is may napatay, di ba? O, may taong napatay, di ba? Then, may elements din na may intention yung pagpatay. So, ganyan yung mga corpus delicti, di ba? So, essential parts or elements of the commission of the crime, it is sometimes called the body of the crime. So, kaya siya tinawag na corpus kasi Latin term ito sa body of the crime, di ba? Not the body of the victim, di ba? Hindi literal na yung katawan ng biktima na nakita sa area or sa crime scene yung body of the crime. But usually, it is the elements of the crime, di ba? So, when we talk about body, may mga elements yan, di ba? So, dito natin makikita yung corpus delicti. So, the cause of death is one of the essential element of a crime. For example, homicide, di ba? Ano yung elements ng crime sa homicide? So, dito natin makikita yung corpus delicti. For example, sa robbery, yung corpus delicti is yung kinuha na equipment or yung kinuha na bagay. So, one of the elements of the crime of robbery is dapat may nakuwang bagay. So, corpus delicti yan. So, associative evidence. So, these are pieces of evidence which will link the suspect to the scene. Diba? Such as the fingerprints. Example nito is itong mga fingerprints, foot or shoe impressions. Diba? Or but some of the examples, ito yung mga examples ng associative evidence. Meaning, itong mga evidence ng ito, itong mga bagay na ito, can be used to trace, ito ni trace, to associate the suspect to the crime. For example, fingerprints. Diba? So, if ever may nakuwang fingerprints sa crime scene, diba? The examiner will conduct examination about the fingerprints that they gathered. Then, yung suspect, diba? Ma-identify na by using comparison, diba? Comparison sa fingerprints na nakuha sa suspect at yung nakuha sa area or sa crime scene, di ba? So, ito yung mga associative evidence. Tracing evidence man, these are article which assist the investigator in the location of the criminal. So, stolen goods in the position of the suspect. For example, so, example na yung mga kinuwang bagay is
nasa posisyon ng suspect. So these are tracing evidence. So ito yung physical evidence, di ba? As we remember, sa criminal investigation, may tinatawag tayong identification of the suspect, di ba? The location of the suspect, then provide evidence of his guilt. So ito yung part of the three, di ba? The three phases of the criminal investigation. Yung pinakauna is to identify the perpetrator. So kailangan nating identify the perpetrator by use of ito, di ba? Physical evidence. Example dito is itong mga physical evidence na nakita natin sa crime scene. So it is also observed that itong crime scene is tawag itong the Treasure Island, di ba? So dito natin makikita talaga yung mga ebidensya na makakalink sa suspect. So importante itong physical evidence. So ito lang sa ngayon, di ba? Magdi-discuss tayo ng iba sa kung ano man, next video.